Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan. How to be healthy? Yan ang katanungan ng marami sa ating lahat. Well, ako rin, katanungan ko yan. Magandang araw ng Sabado, kaagapay. Welcome sa programang ang sentro ay physical wellness, kung paano magiging mainam ang ating pangangatawan at pagkaroon tayo ng healthy diet at paano maging kaibigan ang pagkain. At syempre, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Tuwing araw po ng Sabado, napapakinggan po ninyo ang kwentong kalusugan. Kasama po si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Okay. Kamusta po kayo, Miss Mirna? Okay naman. Bare months na. At malapit nang magpaskong muli. Oo, kailangan conditionin na ang katawan, ano? Sa ating para sa pagkain ng Pasko. Pero syempre, maganda na maayos yung ating pangangatawan araw-araw, hindi lamang sa getting ready para sa mga susunod na kainan. At Miss Mirna, ngayon po, ang dami rin na occurrences ng mga tao na mayroong cancer. At sa episode po natin na to, mga kaagapay, ilan sa mga tatalakayin ni Miss Mirna, ano yung mga natural na paraan paano labanan or i-avoid ang sakit na cancer? Oo nga, Miss Jo. Alam mo ba ang cancer ay pagka na-diagnose ka na may cancer ka, para ka nang may death sentence. Dahil hindi mo alam kung anong iyong gagawin at kadalasan marami tayong nababalitaan na namatay sa cancer dahil hindi na pagtagumpayan yung mga conventional way na paggagamot, which is burn, cut, burn, and poison, surgery, chemo, and radiation. So, una-una, napaka-mahal. At ikalawa, marami tayong nababalitaan na hindi napagtatagumpayan yung ganitong pamamaraan, conventional way ng treatment. Okay, at sa pagkakataon pong ito, yung i-review rin natin siguro yung mga pagkain, Miss Mirna, na natural na cancer fighting food, no? Pero gusto ko rin malaman, paano nga ba nagkakaroon ng cancer? Okay. Tatlong bagay kung ba't nagkakaroon ng cancer. One is exposure natin sa free radicals. Itong free radicals na to ay matatakuan din natin sa mga pagkain, mga harmful chemicals na natatakuan natin tulad sa instant noodles, sa mga magic syrup, yung mga pang ano natin, MSG. MSG, yan mga additives, no? Yan ay sa mga processed meat. Anong meron sa processed meat? Ito ay may preservative na tinatawag na sodium nitrate para ma-preserve mo yung meat. At meron tong food coloring, additives, food enhancer para mapasarap mo siya. Of course, yan ang mga harmful chemicals na hindi tayo aware. Ito pa, no? French fries, yung paulit-ulit. Masarap-sarap naman ang French fries. Oo, paulit-ulit na paglubog sa init na mantika, ito ay nagre-release ng tinatawag na free radicals, no? At yan ay hindi tayo aware. Ito pa, yung charcoal effect, no? Mahilig ka sa barbecue, yung charcoal effect ng barbecue, mm-hmm, ay meron din tong harmful chemicals na nagre-release ng free radicals. Anong ginagawa? So, kung marami kang exposure sa free radicals, sisirain nito ang iyong DNA. At pag nasira ang DNA, ang cells ay nag-mutate o nag-divide ng out of control. Nagiging abnormal ang cells at nagiging defective, mabilis mag-grow abnormally, ha, at kumalat sa iba't ibang parte ng katawan. So ito sa mga isa sa mga reasons bakit nagkakaroon ng cancer. Pangalawang dahilan ay toxic toxin and acid overload. Paano ito? Toxin plus acid equals cancer. According to our my study, no,
isang commonality na dahilan ang isang tao ay may cancer ay chronic constipation. Hindi nakakadumi, nagtitibi. Yung ito, kailangan maging aware tayo na mga kumahilig kang kumain ng mga meat, ano, ito ay hindi nadadigest sa katawan, mga isang buwan bago madigest. So, yung idinudumi mo ngayon ay yung kinain mo pa ng last month. So, itong meat na to ay hindi na-digest ay na-imbak sa ating colon at nabubulok, pinagbabahayan ng trillions of bacteria, fungus at parasites, nagiging acidic ang environment. At pagkatapos, kapag acidic ang environment, 60% ang oxygen na hindi makapasok. Kaya ang acidic at anaerobic environment ay tirahan ng cancer. Mabilis silang mag-multiply, dumami, at kumalat. Yan ang ikalawang dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer. Mm. Ikatlong dahilan naman ay tinatawag na nutritional deficiency. No, ang 90% ng may cancer ay dahil sa poor eating habits. So, mahilig ka sa na-mention kung mga pagkain, mga junk foods, hindi healthy ang mga kinakain mo. So, kapag hindi healthy ang mga kinakain mo, nagkakaroon ng nutritional deficiency, no? At ito ay tulad ng mga, ano, again, may mentioning ko, processed meat na tulad ng, ano, ham, spam, bacon, yan. At matatamis, tulad ng ice cream, cakes, yan dalawang yan, i-combine mo processed meat at asukal o matatamis, ito, dalawang ito ang pagkain ng cancer. Mm. Kaya nagkakaroon ng nutritional deficiency. Perfect combination pala, ika perfect nga. Perfect combination. Mm. Opo. At Miss Mirna, ang dami niyang mga ganyang pagkain, lalo na sa panahon ngayon na ang dami mga nagmamadali, ano. Pero gusto natin syempre i-educate yung mga kababayan natin, kaagapay natin, paano ba labanan yung cancer sa natural na paraan? Sa natural na paraan, mentioning ko lang ulit yung na-mention ko kanina, cut, burn, and poison, which is surgery, chemo, and radiation, pinapatay niya good and bad cells. So, ang nangyayari, bumabaksak ang immune system ng isang pasyente. Dito sa natural na pamamaraan, ang ating goal ay i-increase ang immune system ng pasyente sa pamamagitan ng mega dosage ng vitamin C. So, nagkakaroon, binibigyan natin sila ng IV infusion. So, para mapalakas natin ang katawan ng pasyente, meron siyang panlaban against cancer. Mm-hmm. Ikalawang pamamaraan, aside from mega dose of vitamin C para mapalakas, ninenourish natin ang cell ng tinatawag na sa pamamagitan ng juicing therapy at plant-based diet. Alam mo, ang cancer is a lifestyle disease. Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-change ng lifestyle, you eat the right food. Ito yung natural na pamamaraan that you can beat cancer. Mm-hmm. Ito ang tinatawag na food cure, ang juicing therapy. Ang juicing therapy ay combination ng fruits and vegetables. Yan, kahit anong fruits and vegetables, no? Pagsamahin mo at i-juice mo, hindi mo na kailangan pa mag-go through ng tinatawag na digestive system, yung proseso ng digestive system, diretso na siya as iinumin nutrients. Iinumin mo na lang. Mm. Oo, iinumin mo na lang siya, diretso na, parang IV infusion na diretso na sa katawan para i-nourish nga yung mga cells. Alam mo, ang kombinasyon ng fruits and vegetables, they are tinatawag na superfood, power pack, fight, marami itong phytochemicals, micronutrients, no? Mm-hmm. Para palakasin ang katawan. So, yan ang goal natin. Pagkain ng superfood at antioxidant. Mm-hmm. Kaya napaka-bilis lumakas ng pasyente kapag ito ay sinitch niya ang kanyang kinakain into juicing therapy and plant-based diet. Okay. Miss Mirna, may tanong po tayo dito. Ang aking mother ay marami pong nakitang bukol sa colon at nag-cross na rin po sa liver.
Sabi ng doctor, pwede pong i-surgery, kaya lang po masyadong madami yung bukol at nagda-doubt po kami ng mga anak niya kung kakayanin po ang chemotherapy. Ano po ang pwede po ninyong ma-recommend po dito? Okay. Dito, ma-recommend namin sa kanila itong ating na-mention kanina na ating programa dito sa Tree of Life ay ang goal natin ay i-increase ang immune system para lumakas ang pasyente. Kasi pagka ang isang pasyente ay mahina at kinimo mo dahil nga na pinapatay ang good and bad cells, lalo silang nanghihina, nalalagas ang buhok, yung mga side effects, hindi nila makakayanan yun, madadali ang buhay nila. So dito, dahil pinalalakas natin ang kanilang immune system, kapag ang pasyente ay nasa early stage ng cancer, 90% natin matutulungan ng pasyente. Para kasi ang cancer ay parang isang apoy. Habang umuusok, sa simula pa lang, supuin mo na, madali siyang mapatay. Pero kapag lumalagablab na at makalat na. Kumalat na, mas mahirap patayin. So, sa unang onset o symptoms ng cancer na ikaw yung na-diagnose, kailangan supuin na agad ito sa pamamagitan ng lifestyle change. So, lifestyle change na na-mention to na pagkain ng plant-based diet or mga gulay, especially cruciferous vegetables, no, tulad ng bok choy, broccoli, cauliflower, cabbage. Yan ang mga top of the line ano na na yan ay tinatawag na cancer fighting foods. At marami pa tayong mame-mention, marami pa yan from so Miss Mirna, itong mga cruciferous food or vegetables, ginujuice din. Yes, pwede mo i-juice, pwede mo nguyain. Na-mention ko kanina, combination ng juicing therapy, ang first day namin, every hour yon, and then second day, kung pwede ka makapag-juice ng 6 na glasses of water, so much the better kasi ninunourish nga ang cells mo. So, dito, makikita mo, combination na lahat, nilinis natin ng colon sa pamamagitan ng hydrocolonics, binibigyan natin ng juicing therapy, no, every hour yon, at pinapakain natin ng plant-based diet, gulay lang lahat. Raw foods muna for 10 days. No. Alam mo, mabilis lumakas ang pasyente. So, ang goal namin dito ay palakasin ang immune system, hindi pahinain ang pasyente, dulot ng chemo and radiation. So, ito po yung parang sinasabi nyo rin na programa, no? Para sa mga merong sakit, yung 10-day program kung saan, na-mention nyo po, merong hydrocolonics, tapos merong early na juicing na iniinom. Ito po ang in-between, Miss Mirna, hindi ba yan nakakagutom? Kasi lalo na hindi naman familiar pa yung tiyan ng isang bagong pasyente, no? Na normal siya kumakain ng kanin, tapos sa treatment po ay magjujuice tapos mga gulay and fruits. Iba-iba ang mga pasyente. May ibang mga pasyente nagkakaroon ng tinatawag na nagsusukan, nahihilo dahil nagkakaroon sila ng healing crisis. Healing crisis. Etong pagkakaiba, pag uminom ka ng gamot, mayroong side effect, complication. Dulot ng chemo radiation, may side effect siya na lalagas ang buhok, nang hihina, no? Dito sa healing crisis, nasusuka ang pasyente dahil inilalabas ang toxins sa katawan. Nagdudumi, nagdi-detox siya. So, dinlalabas nga lahat ang mga toxins. Ang tawag namin doon ay nagdi-detox at nag-healing crisis. Okay, so parang natural siya na effect. Yes, at after na ma-overcome na nila yung... Mga ilang oras ba yan o araw? Minsan one day. Pero pag sobrang daming toxins, minsan nagto 2 days yung pasyenteng suka na suka o kaya dumi ng dumi. Pero after naman na ma-overcome na matapos na silang magdumi o magsuka, lumalakas sila. Feeling nila na na-relieve sila dahil nailabas lahat ang toxins sa katawan. Mm. Kaya lumalakas sila lalo. Okay. Nasabi niyo mo kanina, Miss Mirna, yung kung early onset, nasa 90% yung chances of recovery. Paano po kung nasa late stage na po?
Okay. Pag nasa late stage na, kaya nga sa unang onset pa lang na maramdaman natin ang mga signs and symptoms ng cancer, tulad ng panghihina, madaling mapagod, may bleeding, o kaya may bukol, yan ang mga early signs na mayroon kang cancer. So, huwag mo nang palak, o kaya may isang bukol sa breast that doesn't heal, ang tawag doon, weeping wound, ano? Mga pain, mayroon kang mga pain na nararamdaman sa katawan, huwag mo nang palalain pa. Unang onset pa lang, mag-change ka na ng lifestyle. Kasi na-mention ko, cancer is a lifestyle disease. Subalit kapag hindi mo na-detect at late stage na pinabayaan mo yung sarili mo, yung mga pasyente namin dito, minsan warak na ang kanilang breast, no? Too late na. Kaya nga, there is no... ang masasabi ko dyan ay, si Lord na lang ang bahala sa iyo. Nasa 40% ang chance mong mabuhay kung nasa late stage na, kasi warak na, kumalat na sa buong katawan. Ang hirap ng, ibig sabihin, defective na naapektuhan na, nasira na ang iba't ibang organ, mas mahirap i-treat. So, bago ka pa dumating sa hangganan na yun, yun ay hindi naman niya ang biglang stage 4 ka na, kasi may nararamdaman ang pasyente. Kaya ito ay babala na sa ating mga listeners ngayon. Kapag ikay may nararamdaman, huwag mong i-ignorin. Harapin mo ang sitwasyon ng health mo at mag-change ka lang ng lifestyle. Nako, this will go a long way. It will save your life. And hindi lang yung lifestyle mo, no, kundi yung buong family. Especially kung ikaw yung nanay and you are the one who prepares the food for your family, so better na ang option mo ay yung healthier instead of yung na-mention nga kanina na mga instant food, mga canned good, mga meat, processed meat, ikaw na mismo yung mag-prepare ng pagkain. Miss Mirna, sa panahon ba ngayon, ano ang meron ba kayong promo in terms of yung sa hydrocolonics? Oo. Dahil ito ay, dahil bare month sa tayo ay merong promo sa mga ating listeners ngayon. Meron tayong 30% off. Meron tayong binibigay sa first 5 callers ng libreng konsultasyon. Kapag meron ka nang nararamdaman na ganitong na-mention ko na early signs ng mga cancer, ikaw may bukol, kaya natin yan sa pamamaraan ng natural na pamamaraan para magamot ka. At tumawag ka lang, may libreng konsultasyon, may libreng diagnostic test, at may 50% off sa one-time hydrocolonic. So, para hindi na lumala ang iyong kalagayan. Sa unang simptomas pa lang, sa usok pa lang, patayin na agad ang apoy para hindi na siya lumagablap na mas mahirap siyang suportin. Okay. Miss Mirna, paano po kung ano, nasa malayong lugar, nag-online consultation ba kayo? Nag-online consultation tayo, at ang mga pasyente namin, talagang meron kaming mga pasyente galing abroad na talagang pupunta sa Pilipinas para lang mag-stay sa amin ng 10 days para magpagamot. At hindi naman namin sila binibigo dahil talagang nag-i-improve ang kanilang, within 10 days, nag-i-improve ang kanilang kalagayan. Ang pain nila nawawala, ang bleeding nagpumitigil, ang pasyente ay na-energize, lumalakas, ang bukol lumiliit. Talagang hindi namin sila nabibigo. At kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon, kung ikaw ay mayroong mga simptomas nga ng cancer, tawag lang kayo. Anyway, libre naman ang konsultasyon. Yung ang concern lang din ng karamihan, Miss Mirna, yung 10 days, no, na parang 10 days na parang confinement sa Tree of Life. Pwede po bang gawin na yung 10 days ay off-site o kumbaga nasa bahay sila? Sa mga sumusubaybay sa amin, marami kasi kami mga webinar, sinusundan lang nila yung mga food cures namin na itinuturo sa kanila kung paano gawin at kung sila yung nagsusubaybay sa Tree of Life. Subalit kapag malaki na ang bukol, minsan napabayaan na nila yung sarili nila, mas magandang walang temptation. Kaya within 10 days, kumbaga sa detox at saka clean diet ka talaga. Kasi kung minsan sasamahan mo ng mga may temptation, may matamis dyan, may panghimagas dyan na na-tempt ka,
yun in itself, hindi ka magiging 100% sure na makakayanan mo ang 10 days na wala kang temptation. Mm-hmm. Miss Mary, na bakit 10 days? It takes 10 days para sa katawan natin mag-heal by itself. Meron tayong self-healing process na ginawa ng Panginoon Diyos. So within 10 days, ang katawan natin ay nare-restore, nakaka-repair, nakaka-recharge. Kaya bumabalik sa dating pangangatawan. So kaya 10 days siya. Okay po. Doon po sa mga interested na mag-avail po ng 10-day program sa Tree of Life Wellness Center, saan po nila kayo pwedeng ma-contact? Pwede kayong tumawag sa amin dito sa 09-0949-597-9911 o sa landline. Ulitin ko, 09-495-97-9911 at sa ating landline 8776-3742. Sabi nga ni AJ Materi, so many spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. Abangan muli po ang susunod na episode ng Kwentong Kalusugan dahil ang journey sa maayos na buhay ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Samahan mo akong muli, Jo Cabrera Alabastro at Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center sa panibagong edisyon ng programang Kwentong Kalusugan. Dito lamang yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sabayanan. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan.